Paninindigan ko yung baby natin. Mahal kita. I've never loved a woman before. You changed me. Sabi ni Adrian na buntis na girlfriend niya. Adrian, how could you do this to us? Hindi man lang namin kilala yung babae na yan. Who is she? Kahit hindi niyo siya kilala, wala akong pakialam. Mahal ko si Lena at gagawin ko ang lahat para sa kanila. Kahit itakwil nila ako, hindi nila tayo mapag-iwalay. Lena, will you marry me? Adrian, yes. Engaged na po kami ni Adrian. Wala to sa usapan natin. Hanggang saan mo ito dadalhin? Okay na, kailangan po hanggang sa kasalan. Hindi ako sang-ayon. Hindi mo hawak lahat ng baraha kapag ka mag-asawa na kayo. Ibang klaseng hayop si Adrian. Ano bang problema mo? May kinabang ka din naman sa gagawin ko, ah. Ikaganti kita. Hindi ko hiningi yan. Ikaw na yan, Lena. Desisyon mo na yan. Kuya, sali ba tayo sa boxing? Naara tayo nag-practice eh. Anak! Sino bang kaaway? Wala ko, Nay. Oh, kilalang-kilala kita, anak. Minsan ka lang magalit at kabisado ko yung gigil sa mukha mo. Ano bang problema? Away, magkaibigan lang ho. Ah, tampuhan. Sino? Si Magda? Bakit naman si Magda kaagad? Hindi ba pwede na si Betchay? Ay, hindi naman kayo nag-aaway ni Betchay eh. Eh, kayo ni Magda, mula nung bata pa kayo. Away bate, at kadalasan, pag natatalo ka, sira na kagad ang araw mo. Ano bang ginawa mo? Siya ho yung may ginawa. Isang bagay na kinagalit ko. Ayoko nung pag-usapan na eh. Sige. Oh, Jordan, pati ka mabihis. Bakit? Para saan? Eh, di ba sasamahan natin si Magda para sa engagement niya? Engagement? Kanino? Sa isang walang kwentang tao. Ikaw na lang doon. Wala akong maiaambag doon. Kumuha mo nga to. Ala ka. Una na po ako, ha? Sige, mag-ingat ka. Okay na rin, hindi pupunta si Jordan. Nag-aaway lang kami. Sa tingin mo, okay na kaya yung isusot ko? Ano ka ba? Bongga kaya yun? Ay, yun na ba yung sing-sing? Ang lucky, ah! Binigay niya kahapon. Nag-propose ba ulit? Romantic ba? Nagpaka-romantic, pero... carry lang. Anong oras ba kayong magkikita nitong si Adrian? 7 p.m. daw po niya ako susunduin. Ay, dapat pala ako umalis. Baka maabutan pa niya ako. Lena, mag-iingat ka. Opo, ate. Basta, nasa labas lang ako, ha. Pag nagkagulo, pag sinaktan ka nila, susugot talaga ako. Wala ba talaga si Jordan? Well... nandito ako. Hindi ko hayaang saktan ka ng mga narsiso. Handa ka na ba, Lena? Ate, ang tanong po dapat, handa na ba sila sa akin? You should have seen Rachel during the photo shoot for the catalog. Oh my, all praises talaga yung photographer. She's a natural model, this one. Thank you, tita. Oh, Allison, baka gusto mo maging product endorser. Meron kaming cosmetics line for teenagers. Kayo po, tita. Ay, naku, Conrad, your girls are so pretty. Oh, thank you. I'm so proud of them. Kanina nga nasa mall kami. Kilalang-kilala si Rachel. That girl's so famous. Talaga? Tandang-tanda ako ng top model ako. Ganyan din ang nangyayari. Tapos nagpapat-autograph pa sila sa akin.
Miguel, aren't you proud of your wife? Oo naman. Kaya nga tayo nandito, di ba? To celebrate Rachel's new modeling contract with Royal Wellness. Tita, thank you for the contract. Of course, wala nang gaganda pa sa iyo. You're perfect for Royal Wellness. I know, right? Kaya lang ba si Sansa Adrian? Well, Adrian is busy. Marami siyang pinagkakabalahan ngayon. Okay. Oh, may iba tayo. Balitaan ko na hindi daw umuwi si Adrian for a couple of days. May problema ba? Wala! Chismis lang yun. Oh. I actually texted him about this. At? Hindi siya nag-reply. Mukhang hindi siya pupunta. Mali ka na naman, Miguel. Nandito ako. Oh, Adrian! So, bumabalik ka na. Does this mean na tapos ka na sa kahibangan mo? No. You said you wanted to meet her, right? Kaya ako ito. Kasama kay fiancé ko. Fiancé? Yes, fiancé. Kasi ikakasal lang. Nagtatagpo-tagpo ulit tayo. What? Magda the freak? Half monster, half human freak? Oh dear. I'm fully human now. Hindi na ako si Magda. Lena. Lena ang pangalan ko ngayon. Magda or Lena? You're still a freak to me. Rachel, tama na yan, ha? Ano ba yung pinagsasasabi mo? Anong ginagawa mo dito sa pamamahay ko? Dr. Siso, tao po akong humaharap sa inyo. Nandito po ako dahil inibitahan ako ng anak ninyo. Asandali. Dad, anong nangyayari? Adrian, let me tell you about this girl. Siya si Magda Mendoza, yung ipinahulong natin. The one who tried to ruin me. Ikaw yung Magda na yon. You said that your name was Lena. Well, obviously, she lied. Hindi ako nagsinungaling. Lena na talaga ang pangalan ko ngayon. Pero tinago mo pa rin sa akin. Bakit? Adrian, sinubukan kong sabihin sa'yo. Pero ang sabi mo, hindi na importante ang nakaraan ko dahil mahal na mahal mo ko. Imposibleng mahalin ka ni Adrian kung alam niya kung sino ka talaga, Magda. Ikaw, Miguel, alam mo nun kung sino ako. Imposible pa talaga na mahalin ako. Ang naaalala ko kasi, ang sabi mo nun, mahal mo ko. What did she say? Miguel? Oh my God! Mukhang hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam. Can somebody tell me, anong pinagsasabi ng babaeng to? FYI, Rachel, niligawan ako dati ng asawa mo at nabuntis niya ako. Maliwanag na ba? Ikaw yung nabuntis ni Miguel? Totoo ba yan, Miguel? Don. Baka mamaya kung anong gawin ng mga Narciso kay Lena pag nalaman nila kung sino talaga siya. Naku po, nakaka-stress. Pero nandun lang po si Jordan sa labas ng bahay. Re-respak po yan pag nagkapisikalan. Diyos ko po, Lord. Huwag niyo pong pabayaan si Lena. Please. Sumagot ka, Miguel! Oh, totoo yung sinabi ni Lena. Sabi mo sa akin, yung panliligaw mo kay Magda was fake. Na ginawa mo lang yon kasi may kailangan sa kanya. Tapos sabihin lang na buntis mo siya. Ibig sabihin may nangyari sa inyo, ganun ba? Ang tagal mo kung ginawa mo na namin. Rachel! Wag dito! Rachel, listen to me. It's my fault. Kinumbinsi ko si Miguel
na huwag munang ipaalam sa'yo ang nangyari sa kanila. So alam mo yung tungkol nito. Hindi naman totoo yung relasyon nila. At siya yung pagbubuntis, that wasn't supposed to happen. Sinamantala lang ng babaeng yan yung pagkalasing ni Miguel, kaya may nangyari sa kanila. Excuse me, ako ang pinagsamantalahan. Nilasing ako nung gabing yon. Hindi ko nga alam ang ginagawa ko eh. Ah, excuse yan ng mga makakating babae. Paano mo alam? From experience? Naging tanga ka na rin ba nung kabataan mo, Madam Vanessa? Enough! Get out! No! No! Let her stay. Para mapag-usapan natin lahat ng dapat pag-usapan. Anong nangyari sa bata? Nalaglag. Pinatay. Ano? Huwag ka nga magdrama dyan. Nakunan yung bata sa kulungan. Kung merong pumatay sa bata, ikaw yun dahil pabaya ka. Patient, wala namang issue dito. Baliwala yan kay Miguel. At yung walang baby? Oh, ibig sabihin nun, walang sabit. Umalis ka na. Umalis ka na! Adrian, hindi mo malam ba ka pagtatanggol? Bakit? Niloko mo ako! Sige, aalis ako. Pero hindi pa ito ang huli. Dahil maaaring wala nang sabit si Miguel. Pero si Adrian, meron. Don't tell me! Adrian, ano ang pinagsasabi ng babaeng ito? Buntis ako! At si Adrian ang naman ng bata. Baka nalating mo talaga? Ha? Nilanding mo yung anak ko? Yung pamangkin ko? Well, hindi ko kasalanan na nahumaling siya at siya sa akin. Dahil hindi ka kilala ni Adrian. Like, how could he love you? How could anyone love you? You're nothing but a fake and a liar. At kahit pinaritokin mo yung mukha mo, you are still the same pathetic freak! Tapos ka na kumuda? Okay. Kahit ano pang sabihin ninyo, pagtabuyan niyo ako, kamuhian niyo ako. Pero dahil dito sa baby namin ni Adrian, sa ayaw at sa gusto ninyo, mananatili akong bahagi ng pamilya ninyo. Laters! Lena! Bakit naman ako hindi magiging okay? Nag-uumpisa pala ang laban, hindi pa game over. Tuloy ang kasal niyo ni Adrian. Hindi ko alam. Tonto! Dad! Adrian, mag-usap tayo pag wala ng bisita. I think they've heard enough of our dirty laundry in one night. Rach. Huwag mo akong kausapin. Kailangan natin mag-uusap. Huwag mo akong pilitin, Miguel! Or I swear to God, hihingi ako ng divorce sa'yo! Pinagbabantaan mo ba ako? Oh, out of desperation, kung i-manipulate si Lena, may nangyari sa amin. Desperado ako na patunayan ko yung sarili ko kay Tito Lucas. Pero ginawa ko yun dahil gusto kita mabigyan ng magandang buhay. Should we settle down? Oh yes, Miguel, alam nating pareho na hindi ako ang dahilan kung bakit mo ginawa yun. It has always been your need to feel accepted sa sarili mong pamilya. Di ba, Miguel? Oh, dati. Totoo yan. Pero all I want now is maagaw ko yung posisyon ni Adrian sa kumpanya. Dahil tinilabaho ko yun. At least, malinaw na sa akin kung ano yung mas importante sa'yo. Fresh. Dad, Ma, I'm really sorry. I thought she was Lena. Wala kang kamalay-malay. Because you don't use your brains!
Ano bang nakita mo sa kanya, anak? Ang dami-daming babae na nagkakandarapa, patay na patay sa'yo. You can have whoever you want. Bakit naman siya pa? Eh, hindi ko siya kilala. I thought she was Lena. I loved her as Lena. Love? At biyuntis mo pa! Okay. Adrian, I understand na hindi mo siya kilala. Pero ngayon, alam mo na, yung Lenang yon at yung kaaway namin na si Magda ay iisa. Believe me, trinabaho kanya para makaganti sa amin, sa atin. She used you. Do you understand that? Ginamit kanya. Sino yan? Ano ba yan, Lena? Ang usapan natin, si Adrian lang masisira ng papel. Bakit pati ako dinamay mo? Nagka-problema tuloy kami ng asawa ko. Oo. Oh, nasira naman si Adrian, ah. Sorry na lang kung may iba pa lumabas. Hindi mo na dapat inungkat ang nakaraan. Miguel, bahagi ang nakaraan sa kasalukuyan. Hindi na may iwasan yun. Sana iniwasan mo. Ang usapan natin, si Adrian. Pati ako dinamay mo. Teka. Ba't ka ba nagre-reklamo? Mas may laban ka na kay Adrian ngayon kaysa dati. Oo, siya yung totoong anak, siya yung kadugo. Pero dahil pinapasok ni Adrian ang kaaway niya sa mismong bakuran ninyo. Sigurado ngayon si Lucas, nagdadalawang isip na siya kung ibibigay pa ba niya ang susi ng karian sa kanya. O paano na kami ni Rachel? Pwede ba? Gumawa ka ng gulo nung naglihim ka sa asawa mo, pwes ayusin mo mag-isa mo. Tapos na yung deal natin. Simula ngayon, kanya-kanya na tayo. Ngayong alam nilang nagbabalik ka, siguradong pupuweltaan ka ng mga yan. Ihanda ang sarili ngayong Martes dahil sa kanyang galit. Adrian, relax. Hindi ako spy. Matitikman ang hagubit ng nagaling. Alam mo na hindi namin alalang kasi ito. Sasaktan ako, Andrew! Masinaktan mo ako! Hoy! Magkasabot kayo. Nagkakamali ka na iniisip. Magkatrabaho lang sila sa MNR! MNR! La Vida Lena.